Kabanata 8, Mga Gunita. Mula sa tahanan ni Kapitan Tiago ay nagtuloy si Crisostomo sa kanyang pag-uwi sa bayan ng San Diego. Sa kanyang pagtahak sa mga daan ay iisa ang kanyang napuna. Walang pagbabago sa halos 7 taong pagkakaalis niya. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng kawalang pagsulong ng bayan noong panahong iyon. Ang kalesang sinasakyan ni Ibarra ay masayang bumabagta sa isang masayang pook sa Maynila. Ang kagandahan ng sinag ng araw ay nakakapagpapawi sa kanyang kahapisang nadarama. Sa pagmamasid niya sa kapaligiran, biglang bumangon sa kanyang nahihimlay na diwa ang isang alaala. Kabilang dito ang mga kalesa at karumatang hindi tumitigil sa pagbibiyahe. Mga taong may iba't ibang uri ng kasuotan na katulad ng mga Europeo, Inchik, Pilipino, mga babaeng naglalako ng mga bungang kahoy, mga lalaking hubad na nagpapasan, mga ponda at restaurant, at pati ang mga karitong hila ng mga makupad na kalabaw. Pati ang bilanggong patay sa ilalim ng kariton at malapit sa 2 bilanggo rin ay kaniyang naalala. Sa patuloy na pagsusuyod ng kaniyang tingin, napansin niya na walang ipinagbago ang punong talisay sa San Gabriel. Ang eskolta naman, sa tingin din niya ay lalong pumangit. Nakita rin niya ang mga magagandang karuahe na ang sakay ay mga kawaning inaantok pa sa kanilang mga pagpasok sa mga tanggapan at pagawaan. Mga Chino at paring walang kibo. Sa mga paring nakasakay sa mga karuahe, namataan niya si Padre Damaso na nakakunot noo. Si Kapitan Tinong noo nakasama ang asawa at 2 anak na babae. At sa nakasakay sa ibang karwahe ay binati si Ibarra. Napadaan din siya sa Fabrica de Tabacos de Arroceros, ngayon ay CM Recto, sa bahaging kinalalagyan ng paggawaan ng tabako. Naalala niya na minsan na siyang nahilo dahil sa masamang amoy ng tabako. Nang madaan siya sa Jardin Botanico, saglit na napawi ang kanyang mga magagandang gunita. Pumasok sa kanyang isip na ang hardin sa Europa ay nakakaakit at nakapag-aanyaya sa mga ito upang iyon ay malasin. Itinoon niya ang tingin sa malayo at makita niya ang matandang Maynila na naliligid ng makakapal at nilumot ng mga pader. Ang pagkakatingin niya sa bagong bayan ay nagpabangon sa bili ng kanyang naging gurong pari bago siya tumulak sa ibang bansa. Ang bili ng pari ay una, ang karunungan ay para sa tao, ngunit ito ay natatamo lamang ng mga may puso lamang. Ang ikalawa, kailangang pagyamani ng karunungan upang maisalin ito sa mga susunod na salinlahi. At ikatlo, ang mga dayuhan ay nagpunta sa Pilipinas upang humanap ng ginto, kung kaya't nararapat lamang na puntahan ang lugar ng mga dayuhan upang kunin naman ni Ibarra ang ginto nila. Ngayon ay bigyan natin ng kahulugan ang mga payo ng gurong pari ni Ibarra. Ang una, ang karunungan ay para sa tao, ngunit ito ay natatamo lamang ng mga may puso lamang. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng tao ay may pagkakataon upang matuto o makapag-aral, ngunit ang pag-aaral ay tantong mahirap. Kailangan dito ang pagpupunyagi, pagsasakit at pagtitiis. Nariyan ang hirap sa pag-aaral ng mga aralin, nariyan ang hirap ng pagbili ng mga aklat at pagharap sa iba pang gugulin. At nariyan ang mga mapangakit na higit na madali at kasiyasiyang gawain. Dahil dito,
Yaon lamang may matitibay na puso na nagpapatatag ng pasya at pagsisikap na matuto ang siyang nakatatapos ng pag-aaral at nagkakamit ng karunungan. Ang ikalawa, kailangang pagyamanin ang mga karunungan upang maisalin ito sa mga susunod na salinlahi. Ang kahulugan nito ay tungkulin ng isang mamamayan ang magpakadunong o magpunyaging matuto upang siya ay makaragdag sa kaunlaran ng salin ng lahing kasunod ng kanya. Kung paano ang isang tao'y dumunong sa tulong ng mga guro niya na kabilang sa salin ng lahing kanyang sinundan. Tungkulin naman niyang dagdagan ang karunungang ito upang lalong pagyamanin, dagdagan at payabungin upang pakinabangan naman ng susunod na saling lahi. Ang ikatlo, ang mga dayuhan ay nagpunta sa Pilipinas upang humanap ng ginto. Kung kaya't nararapat lamang napuntahan ang lugar ng mga dayuhan upang kunin naman ang gintong ating kailangan. Ang ibig sabihin ay hinahakot ng mga dayuhan ang ginto sa Pilipinas. Ang mga Pilipino naman ay dapat magtungo sa ibang bansa upang mag-aral doon at makamit ang gintong karunungan. At ito nga ang Kabanata 8, Mga Gunita. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!